And happy Thursday. Very exciting itong isishare ko sa inyo ngayon. No? Actually, I hope na magamit yun rin siya sa business nyo. Kasi gagawin natin siyang parang result-based training. Very simple. Okay, actually, very simple lang itong strategy na to. And I hope na ma-apply mo agad at baka makatulong sa'yo no, na magkaroon ka ng isang, sabihin natin na parang maliit na, or parang sabihin natin na parang breakthrough sa negosyo mo para mas dumami pa yung commissions mo. Okay, so to bago tayo mag-start, no? Bago tayo mag-start, so i-share ko lang itong video na to at pwede ka mag-comment dyan para at least mabati kita ng maigi at ma-appreciate ko na nandito ka. Ayan, si Mac. Nandito si Mac. Okay, so congrats pala, Mac, sa mga commissions mo, sa mga consistent results mo, and welcome dito sa ating training, no? So very simple lang naman ang gusto ko i-share sa inyo ngayon, and grabe, no? It can help you produce your 5-figure income immediately or your first 6-figure income immediately, no? Depende kung paano mo siya i-apply. At yun yung gusto ko i-share sa inyo ngayon. Okay? So, share ko lang. So, kumusta? Good afternoon sa inyo. I hope you're doing great. I hope excited pa rin kayo sa ngayon Thursday na to. Okay. Yan, share ko na siya. By the way, kung share niyo, kung makatulong din sa inyo to, no? Pwede nyo rin i-share ito kung nakakatulong to sa inyo. Okay. Sa mga tips, malaking tulong. Thanks, Mac. Ayan. So, ayan. Okay, si Michelle Allen Mikel. Mikel, okay. So, ayan. Okay, sige mamaya. Sige, tignan natin paano kita matutulungan sa concern mo regarding dyan. Yan, si Pagala. Yan, good afternoon din sa'yo. Carlo. Okay, Carlo. Wala first name mo. Ayan, si John Ray. Hi. Very excited. Very ano siya. Very excited, no? Ayan, good PM, Coach Raymond. Good PM, Irene. Ayan, good PM, Jan Lee. Okay, ayan, si Odea. Okay, so yun. So let's start, no? Punta na agad tayo dito sa content natin. Actually, nakaka-excite talaga itong araw na ito. Dahil ito, sinek ko lang yung email ko kanina, no? Dito sa iPad ko. Sinek ko lang talaga yung email ko. Okay. Kaninang 11:07, kung makikita nyo, no? At gusto ko i-share sa inyo kung paano. Ito baka masyadong malabo pa. Okay? So yan, good afternoon. By the way, kung bakit parang wala ako sa schedule ngayon, kasi na-excite lang ako na gusto ko agad i-share sa inyo to, no? Kasi baka malimutan ko pa mamaya, sayang, no? At para magamit nyo agad. Okay, so to, kung makikita nyo dito sa email ko, ayan, no? So, kumita ako ng 11,000 kaninang 11:07 a.m. No? So, one day lang yan, kanina lang. Okay? At gusto ko i-share sa'yo, no? Gusto ko i-share sa'yo kung paano ko ba ito nagawa, no? Actually, hindi ko naman to ipapakita lang para sabihin ko sa'yo na ako lang may kaya, parang gano'n, no? Hindi gano'n, no? Kasi anyone can do this talaga. Basta alam mo lang yung tamang strategy. Okay? At yun yung gusto ko i-share sa'yo kung paano ko ba siya na-implement. At pwede mo rin gamitin kahit sa ang business ka man, no? May ibang network marketing business ka man, may ibang affiliate marketing business ka man, or kung ano man yan, direct seller ka man, may binibenta ka man products na pwedeng makatulong sa'yo para umakyat pa yung sales mo, para makatulong na lalo ka mapunta dun sa income goal mo na 6-figure man yan kada buwan, 5-figure man yan kada buwan, or malay mo 7-figure, ganun pala kalaki yung pangarap mo, and that's good, no? So ayan, si Irene, thank you Irene sa pag-share. Ayan. Okay, so ano ba tong simple strategy na gusto ko i-share sa'yo, no? Actually, naaral ko rin to sa mga sales book, at grabe, it really works talaga, napaka old school niya, pero napaka-effective pa rin niya kahit 2017 na. Ngayon, paano ko ba kinita tong 11,000 in just one day? Actually, the secret is in the second sale. Okay? Ano yung second sale? Okay? Ano ibig sabihin yun? Parang ganito. Imagine mo, pumunta ka ng McDonald's or Jollibee, sabihin natin ganun. Pumila ka, pumasok ka, kakain ka, no? Tapos, sabihin natin, in-order mo yung burger McDo na ano lang, na simple order lang, no? Yung burger McDo lang na merong fries, saka soft drinks. Tapos nandiyan na pinunch na nung babae, no? Pinunch na nung cashier or nung cashier yung order mo. Ano yung usually na tinatanong niya sa'yo after? Okay? Usually yung tinatanong niya sa'yo, upgrade na po ba? Diba? Upgrade niyo na po ba? Okay? Yun ang secret ng second sale. Kasi sa totoo lang, no, dito, research shows din, no, na yung karamihan talaga ng mga sales sa bawat negosyo ay nangyayari sa second sale.
Okay, pati sa mga mall kapag nagsha-shopping, no? Kapag napabili ka na, okay, napabili ka na ng isang item, magugulat ka parang ang dami mo na lagi binibili, no? Ang dami mo na biglang binibili, no? Ganun yung sikreto ng ibang mga negosyo talaga. Okay? Kasi kung bakit ganun, kailangan kasi no sa umpisa pa lang, kailangan matanggal mo yung ano eh, yung feeling nila na alam mo yun, na malagyan mo lang sila ng buying mode or buying mood. Okay? Kasi kapag pag pumasok sila diyan, wala pa silang binibili. Okay? Ang ibig sabihin lang yan, wala pa sila sa mood para bumili. Pero once na napabili mo na sila ng kahit anumang product, no? Doon sa store na 'yon, mas malaki yung chance na bibili sila. Minsan mas malaki pa yung chance kapag mas malaki yung product na mas malaki yung bibili nila, mas pricey. Okay? Kasi dito no sa business na ginagawa katulad sa akin, no? Minsan nag-o-offer ako ng 1,000 peso na product. Okay? Tapos after niyon, after nila bumili ng 1,000 worth na product na 'yon, katulad ebook, ino-offer ko minsan. After niyon, nag-i-email pa ako sa kanila na baka gusto mo naman ng training video. Okay? Katulad bumili sila ng ebook. Okay, ng training kung paano magano. Pa dati ganun yung ino-offer kong product, no? Bibebenta ako ng ebook kung paano sumagot ng mga prospects objection. No, kapag yun, mga magkano ba yan, yung mahal naman yan, yung mga ganun. No? Binibenta ko yun dati at nakakakuha naman ng magandang sale. Pero hindi talaga ako dun kumikita ng malaki. Sa totoo, hindi ako talaga dun kumikita sa business ko. Kasi ang liit na ng commission sa totoo lang, no? Nakabenta ako ng 1,000 peso, ay ng 1,000 peso product na yun. Tapos yung affiliate commission na yun, 50% lang. So 500 lang kinikita ko. Pero kumikita ako dun sa pangalawang email na pinapadala ko. O katulad sa website na yun, meron doon isang maliit na link doon, sinasabi ko, baka gusto mo ng training video, training or coaching program. Okay? At yung binibenta ko yun is worth 7, I mean yung worth na yung 4,000 yung time na yun. Kumikita ako ng 2,000 worth. No, kapag bumili siya. Nagugulat talaga ako sa sales, sa totoo lang, bumibili ng 500, na kumikita ako ng 500, bumibili siya ng 1,000. Ngayon, napabuying mode ko na siya. Yung prospect, para siyang mapapaisip, kung ano, kung bibili man ako ngayon, ba't di ko nasagarin? Minsan ganun yung naiisip nila. No? Ewan ko kung nangyari sa inyo yon, pero sa akin minsan nangyayari yung ganun eh. Okay, katulad bumili na ako ng ano, katulad kapag bumibili ako ng pagkain, minsan bumibili na ako ng ano, nasabi natin ng isang meal. Minsan parang sinasabi ko, parang gusto ko mag-i-upgrade ko na kaya yung soft drinks ko. No? Parang ganun, no? I-upgrade ko na lang kaya yung soft drinks ko or parang gusto ko ata na may ice cream. Okay, nangyari ba sa'yo gano'n na parang gusto mo pang bumili once na napabili ka na, pero bago ka bumili, okay, bago ka bumili, parang ayaw mo muna, tipid ka muna, parang ayaw mo muna bumili, wala ka muna sa mood, yung parang ganong bagay, no? Tapos once na napabili ka na, parang gusto mo nang bumili, di ba? Minsan hindi mo na nakokontrol yung sarili mo, lalo na kapag may credit card ka. Diba? It really works kahit na dito sa affiliate marketing. It really works kahit naman nasa network marketing ka man, no? Nasa MLM ka man. It really works. Okay, ito. Itong kinita kong 11K, no? Actually, hindi yan yung pinaka-primary product ko. Okay, may ino-offer akong ano? Ino-offer akong 3,000 worth of coaching program. Tapos sa 3,000 worth na yung training videos, may makakausap sila na one-on-one coach. Tapos after nyon, meron pa dito katulad yung 11K na yun, no? Merong product silang makikita na paano kung gusto mong makasama mismo personally yung mga coaches na yon na tumutulong sa'yo. Magkaroon kayo ng 3-day mastermind sa Batangas or 3-day mastermind sa Baguio or 3-day mastermind sa isang hotel. Parang ganun yung offer na yon. Parang ganun, napapabili sila. Since bumili na rin ako ng coaching program, gusto ko rin makilala itong mga taong ito. Okay? Gusto ko rin makilala, gusto ko rin makasama sa grupo nila. At yon, dun sila bumibili. No? Mas powerful katulad lalo na kapag nag-o-offer ka ng mga malalaking ticket na product, katulad nag-o-offer ka ng mga 40,000 na product, mga 50,000 na product, no? Mas malakas siya kapag nasa second sale siya. Okay? Una, meron ka munang para matanggal mo lang yung anumang pagka-negative nila sa buying mode. Kasi kapag una nila nakita yung produkto mo, medyo may pagka-skeptical pa yung mga yan, no? May mga skeptical pa yung mga prospect mo. Okay, parang isipin nila, parang ayoko muna bumili ngayon, nagdadalawang isip muna ako. Yung mga ganon, no? Nagdadalawang isip pa lang ako, yung mga ganon. Kailangan matanggal mo yun. Okay, kailangan matanggal mo yun. At paano mo matatanggal yun? Okay, you offer something na talagang parang initial product mo. Either mag-offer ka ng something na 500 pesos lang, mag-offer ka ng something na 1,000 pesos lang, or 2,000 pesos lang, tapos dun mo i-offer yung malaki mong product.
No, kasi at least natanggal mo yung pagiging negative niya, nabibili siya ngayon. Okay? Ito nga, napaka-powerful din ito eh, sa mall. Napapansin niyo to sa mall, no? Kapag nagpa-park kayo sa mall, katulad sa Mega Mall or sa MOA or sa Trinoma, sa SM North, napaka-powerful itong hidden psychological strategy na to ng mall eh. Diba? Pag sa mall, nagbabayad ka ng parking. Okay? Doon pa lang. Parang napatanggal yung mood mo na gusto mo na magbabayad ka ngayong araw na to. Okay? Nagbayad ka ng parking. Alam mo, magbabayad ka mamaya. Parang doon, parang may ano, maliit na percentage lang, hindi lahat, no? Hindi lahat, pero at least yung part na alam mong may magbabayad ka mamaya, napunta na doon, no? Napunta na doon yung mindset mo. To the point na parang sa'yo, parang mas magiging positive ka na bumili ng ice cream, bumili ng merienda, i-treat yung girlfriend mo, i-treat yung family mo, i-treat mo yung boyfriend mo, i-treat mo, no? So, nag-work din to dito sa negosyo natin. Okay? Ngayon, paano magagawin yan kapag sabihin natin na sa networking business ka? Meron ka bang parang initial product man lang? No? Parang sabihin natin, pwedeng ganito gawin mo, no? Bago mo siya rekrutin. Sabihin natin, nag-build ka ng team at nagre-recruit ka talaga ng team members, no? Baka pwedeng ganito yung gawin mong strategy, no? Mag-offer ka muna ng something na direct, no? Direct na product na pwede mong ibenta. Yung ginagawa ng mga produkto muna. Tapos habang sanay na siyang bumili sa'yo ng mga produkto na yon, doon mo i-offer yung package mo as a distributor. So, tulad yung package mo na 15,000, yung package mo na 18,000 para maging distributor, or yung package mo na 20,000, no? So parang ganun, no? Ibig sabihin, masanay lang siya na bumibili sa'yo. Masanay lang siya na nagbibigay siya sa'yo ng pera to the point na, sige, nagbabayad na rin ako dito sa taong ito. Lagi na rin ako bumibili ng produkto niyang tigpa 500 pesos, tigpa 100 pesos, no? Tig 700 pesos, no? Sige, bakit hindi ko na rin subukan? Okay, since nagbabayad naman ako, sagarin ko na. Minsan yung mga ganun kasi talagang tao, eh, no? Minsan kailangan mo lang sila i-push ng konti. Okay, at ito yung nakakatuwa dito, once na naging buying mode na siya, okay? Mas malaking chance talaga na bumili pa sila lalo. Okay? Baka yun yung, actually, sa mga nababasa ko ng mga books, sa kung kilala nyo si Grant Cardone, doon niya nakinita talaga yung malaking percentage niya doon sa ano niya, sa sales program niya, no, yung mga second sale. Okay? Maging observant ka rin, no? Maging observahan mo yung mga mentors mo, observahan mo kung paano nila ginagawa yung business nila. Minsan nag-offer muna sila ng sobrang murang ebook, no? Tapos once binuksan mo yung ebook na yun, mapupunta ka sa isang website nila, nandun mismo yung malaking product nila. Ah, bakit nila ginagawa yun, no? Bakit nila ginagawa yun? Yun na nga, no? Parang magkaroon ka man lang ng mood pala. Magkaroon ka lang ng pakiramdam na willing kang bumili ngayong araw na to. Okay, magkaroon ka lang ng feeling na gusto mo bumili ngayon. Okay? So yun yung pwede mong gawin, no? Kapag nag-affiliate marketing ka rin, no? Pwede kang mag-offer muna ng isang murang produkto. Okay? Katulad, depende kung anong target niche mo, no? Ang target market mo. Okay? Depende sa iyo kung ano yung target market mo. Ngayon, sabihin natin na sa health and wellness ka, no? Or sabihin natin ganun, may e-book kang binibenta na mura lang. Pwedeng yun muna na i-offer mo muna yung ebook na yun. Okay? Tapos once na bumili na siya, pwede mo ilagay sa isang website mo, oy baka gusto mong makita itong program na ginagawa ko, na coaching program na ginagawa ko. Okay? Same thing, kung paano ko rin kinita yun, yung pinakita ko sa inyong commission, ganun din, no? Meron ako ino-offer na isang coaching program na mag-guide sa kanila step by step. Tapos kung gusto pa nilang makasama personally, no, yung mga makakausap nila, yung mga nakikita nila sa online na for 3 days, yung mga ganon, mas binibili nila yung kasi na nga, una, nasa target market ko siya, no? I mean, nasa target industry ako, ibig sabihin mga marketers, no, mga entrepreneurs. Okay? Tapos yun, since nasa pakiramdam na nila, no, na bumili na sila, lalo silang bibili. Okay? Nakikita nila yung ano. Of course, hindi yan ibig sabihin 100% conversion yan. Ha? Hindi ibig sabihin yung 100% ng lahat ng ipapakita mo, lahat bibili. No? Hindi talaga. Pero, nasasayang eh. Katulad, nakabenta ng isang maliit na produkto. Tapos, pinabayaan mo na, hinayaan mo na. Sayang. No? May reason kung bakit katulad yun ng ano. Kapag pumupunta ka sa McDonald's, pumupunta ka sa Jollibee, lagi nila tinatanong yun. No? Upgrade ko na po ba, sir? Upgrade ko na po ba, ma'am? Go large na po ba? Large fries and drinks na po ba? Okay, hindi, yun din lagi nilang tanong, di ba? At usually, napapa-oo yung tao. Kasi, nasa psychological ng tao na yun,
bumili na sila, bakit di ko pasagarin, di ba? At parang manghihinayin siya, since bumili na rin ako, sige, bilhin ko na rin. No? Kasi sa totoo lang, no, dito sa business talaga natin, no? May advantage talaga yung medyo may pagkaalam sa psychology talaga. Okay? Kapag alam mo na nakakatulong talaga yung produkto na ino-offer mo, okay? Gawin mo siyang ethical talaga. Okay? At saka yun, actually, yun yung nire-recommend ko katulad sa mga ibang coaching videos natin katulad nito, di ba? Lagi kong inaano to, yun, no? Psychology of persuasion. Yan yung sinasabi ko sa mga newbies talaga. Mag-aral muna kayo ng psychology, no? Lagi siya sinasabi, no? Coach Raymond, ano yung papost ko? Ano yung papost ko? Hindi ko alam kung ano yung papost ko. Paano ko magagawa na marami magkiklik? Okay? Pag-aralan mo muna yung psychology, paano mag-influence, no? Yun. Kasi, may advantage talaga kapag may pagkaalam ka talaga sa psychology. At dito sa business natin, grabe, no? Ang powerful talaga, no? Ang powerful talaga ng psychology. Okay? Ang powerful talaga ng skill na yun. Okay? At basically, ganun ko talaga kinita to, no? Una, napabuying mode sila. Kasi doon nga sa psychology, no, sa book na yun, okay, may mag-aaralan ka doon the power of commitment. Okay? Once na napayes mo isang tao, mas malaki yung chance na mag-yes ulit siya. Okay? Kasi umuo na siya. Okay? Katulad yun, sabihin mo na ano, yun, kapag napayes mo nga sila, no, bumili sila ng isang beses, malaking chance na bibili ulit sila. Okay? Parang yun, sa parking nga sa mall, di ba? Alam mo nang may iba, magbabayad ka muna, di ba? Magbabayad ka muna bago ka makapag-park. Doon pa lang, napapayes na nila yung customer nila. To the point, pag pumasok sila sa mall, malaking chance na mag-yes pa sila sa ibang produkto. Kasi unang step, nag-yes na sila eh. Diba? So, ano talaga, marami. So, kapag naging observant ka, no? Kapag naging observant ka talaga, no? Sa mga napupuntahan mo, sa mga business na ginagawa mo, subukan mo talaga siyang i-apply sa negosyo mo. Okay, kasi kung yung mga negosyo na yan, ang laki ng nagiging resulta, possible na pwede mo rin talaga siya i-apply, no, sa negosyo mo. Okay? So yun, the secret is in the second sale. Okay? Kung paano kakikita ng malaking commission sa business mo. Katulad ikaw, kung network marketer ka man, ka nga, diba? Nag-build ka ng team, nakakapasok ka, nakakapag-kami, ang galing mo magbenta, no? Ang galing mo mag-convince, ang galing mo mag-sales talk, no? Sabi natin, nakakapag-recruit ka, no? Kahit 15,000, 20,000, 80,000 man yung package nyo. Kasi ang galing mo talaga magsalita, no? Ang galing mo talaga magbenta. Okay? So, ano pa yung pwede mong idagdag doon? Okay? Parang magiging extra income mo. Katulad, nakapag-recruit ka ng 15,000 peso worth na, ano, na product, no? Nakapag-recruit ka ng distributor. Yun yung ano mo, yun yung initial ano mo, diba? Budget mo para sa araw-araw mo. Ano kaya yung pwede mo pa i-offer dito sa taong ito para magkaroon ka pa ng extra income na wala sa budget mo, dagdag income. Actually, yun, dun talaga kumikita ng malaking mga top earners eh, no? Sa totoo lang. Dun sila kumikita talaga. Minsan may mga second sale sila, may ino-offer silang iba. Okay? At kahit na dun, nga, nakaka-break even sila dito kapag nakaka-recruit sila ng marami. Okay? Meron silang na-offer na iba na pwede pang makatulong dun sa tao. Either baka pwedeng sales kit yun or parang sabihin natin na training program niya. Katulad yung top earner na yung gumagawa ng training program or coaching mastermind, no? Nagre-recruit sila. Tapos kapag na-recruit nila yun, baka gusto mong kunin tong coaching program na ginagawa ko. Tapos bibili yung taong yun kasi napa-oo na siya. Dun. Okay? Itong coaching program ng top earner na yun, yun na yung pure sale niya, no? Yun na yung talagang pure income niya. Yun yung itong pag-recruit lang, no? Ito yung break even. Tapos dito sa coaching program niya, doon siya nagkakaroon ng magandang ROI, kaya yung iba, no? May ibang ganun, hindi ko sinasabi lahat, no? Iba-iba tayong strategy, iba-iba tayong paraan kung paano natin ginagawa yung negosyo. Pero may mga kakilala kong top earner ganun ginawa, kaya nakabili sila ng magandang MacBook, nakabili sila ng magandang sasakyan dahil doon, no, sa second sale. Okay? At baka yung kasing nami-miss mo kung bakit sabihin natin medyo mababa kinikita mo sa business mo. No? Lagi kang break even, sabihin natin ganun. Or minsan, worst case scenario, nalulugi ka pa. Ang laki pa ng ginagastos mo bago ka makapasok ng isang tao, bago ka makakuha ng sale. Kung online marketer ka, ang laki ng binabayad mo kay Facebook para sa paid ads. Wala namang bumabalik sa'yo dahil kulang na kulang kinikita mo. Okay? Baka yung isang sikreto na pwede mong gawin. No? Isang pwedeng simple strategy na pwede mong gawin.
no? Ano kayong pwede mo pang i-offer dun sa taong yun? Ano pa kayong pwede? Dito kasi, no, dito sa, katulad nga kanina si Eric may question about sa sales funnel, no? Kasi since yun na nga, advice ko sa'yo, Eric, yun na nga, kasi since sabi mo nga, newbie ka pa lang, no? Talagang, believe in the system muna, no? Focus ka muna sa system kung paano nag-work. Basta yung trabaho mo lang muna ay magpapasok dun sa initial sale. Yun lang muna, no? Huwag mo muna problemahin yung funnel. Huwag mo muna problemahin yung funnel system, no? Hayaan mo muna yung system na mag-work para sa'yo. Okay? Kasi yun yung reason kung ba't gawa na yung system. Okay? Hayaan mo muna yun. No? Hayaan mo muna. Doon ka muna mag-focus, pag-drive ng traffic, at pagkuha ng mga, yun, ng mga initial sale. Yun muna yung trabaho mo. Okay? Huwag mo muna problemahin yung buong funnel system. Kasi sasakit talaga ulo mo doon, no? Problem, actually, yung funnel system talaga, problem na talaga yun ng talagang, ano, sabihin natin, merong company yung parang gano'n, no? Pero sa ngayon, na newbie ka pa lang, follow the system muna. Okay? So, yan. Si Mikel. Mikel, okay? I'm just working to earn hard earning for 605 clicks na pero $5 nakita ko in 4 days. At paano? Pending 92 na yun up to now. Okay. So, pag ganun kasi, no? Possible kasi kapag ganyan, Allen, Ella, okay? Kapag ganyan kasi, possible na baka yung mga friends list mo sa Facebook, kapag nagpo-post ka man sa Facebook, ba, possible kasi yung friends list mo talaga, hindi talaga targeted. So, ano yung pwede mong gawin? Pumunta ka sa mga groups ng Facebook, tapos yun yung pwede mong i-add. No? Katulad, depende sa product na in-offer mo, kung nag-offer ka man, sabi natin, nag-offer ka, sabi mo sa Lazada mo kinita yan, no? Congrats nga pala, no? Congrats kasi mahirap talaga magkaroon ng result talaga, no? Sa online, pero that's good, in 4 days na nagawa mo magkaroon ng resulta. So sabi natin, no, nagbebenta ka ng ano, ganito, ng water tumbler, no, sa Lazada. Sabi natin ganun. Sino sa tingin mo yung bibili nitong water tumbler? Okay? Pwedeng mga sports fanatics, no? Yung mga fitness sports, yung mga fitness ano, fitness market, no? Katulad yung mga gym, mga nag-gym, no? Yung mga lagi nagja-jogging, yung mga ganun. Pwede mo i-search yun sa Facebook. Okay? Sino kayo yung mga fitness fanatics, no? Mag-search ka lang doon, no? Fitness Philippines, pwedeng ganun. Yun yung mga i-add mo sa friends list mo. Okay? Kaya depende talaga sa target market mo. Hindi lahat ng tao ay target prospect, no? If you're targeting to everyone, you are targeting to no one, no? Ako ba, ano na rin yun, no? Base na rin sa experience ko yun, nag-build ako ng team, nag-offer ako ng affiliate products, kahit ni isa sa mga kamag-anak at kakilala ko, walang bumili. Okay? Wala talagang bumili, no? Na-frustrate ako ng time na yon. Negative sila sa online, no? Ang nangyari lang sa akin kung paano nagkaroon ng consistent result ay nag-reach out ako sa maraming tao. Nakapag-reach out ako by joining sa groups, no? By adding other friends in groups. Okay? By communicating with them or paggamit ng paid ads. No? Doon talaga ako kumita, no? Hindi talaga doon sa primary friends group ko. Okay? Sa ngayon, kung titignan mo yung Facebook group ko, wala na akong kakilala doon at kamag-anak, no? Puro yun mga alam, kaibigan siguro, may mga kaibigan, no? May makakilala, wala na pala akong kamag-anak doon. Okay, natabunan na sila. Okay, so kapag ganun man, kahit anumang pagpo-post ang ginawa mo, kahit anumang pagkiklik ang pinapagawa mo sa kanila, ayaw pa rin talaga, ang pinakagawin mo talaga ay mag-focus ka dun sa nakokontrol mo. Ano yung nakokontrol mo? By reaching to other people. Huwag mong pilitin yung mga tao na ayaw naman makinig sa'yo. Hindi mo kontrolado yun. Okay, kapag hindi mo kontrolado yun, mabibwisit ka talaga, mapafrustrate ka, may inis ka sa sarili mo, hindi mo malalaman kung ano ba yung mali mong ginagawa. Okay, pero kapag nag-focus ka dun sa mga activities na nakokontrol mo, katulad pag-a-add ng friends, pag-reach out sa marami pang tao, yun, gaganahan ka, magiging productive ka, lalo kang gaganahan sa negosyo mo. Kasi alam mo na dumadagdag yung reach mo, dumadagdag yung mga tao na nakikilala mo. At possible na yung mga dumadagdag na tao na yun, malay mo sila yung mga ibang bumili sa product mo. Basta, tamang-tama yung target market mo. Okay? Kung ano man ang ino-offer mo, iPad man ang ino-offer mo, siguraduhin mo na talagang mga mahilig yun sa Apple, wag sa mga Android lang, no? Kung Apple ang binibenta mo, kung Android user naman, siguraduhin mo mga mahilig sa Android user talaga. Okay? Hindi lahat ng tao bibili talaga. Okay? You need to know your target, because if you're targeting to everyone, you are really targeting to no one. Okay? Nangyayari katulad, baka kasi may mga magsasabi, eh coach, sinabi sa akin yun ng leader ko, kailangan targetin lahat. Actually, yung ano, yung
yung mindset na yon, nagwo-work yon kapag offline mo ginagawa yung negosyo mo. Okay? Kapag offline mo ginagawa yung negosyo mo, doon nagwo-work talaga yon. Kasi kailangan mo talagang kausapin lahat eh. Okay, pero pag sa online ibang laro kasi sa online pwedeng-pwede kang makapag-reach out sa maraming tao. Okay, gamit yung internet. O yan, tulad niyan 964 friends lang yan, no? Actually sa totoo lang konti pa yan. Okay, konti pa talaga yung 964. Sa akin nga actually sa akin naka 2000 friends muna bago ako nagkaroon ng first result talaga eh. Kaya maganda nga yung naging result mo. Michelle? Ewan ko, tama yun, ano ko, sorry, mali ko na ma-pronounce. Pero yun, that's good. 900 pa lang, nagkaroon ka na ng resulta. Kasi ibang kino-coach ko, kahit 900, wala pa sila nakukuha result eh. Nakukuha pa nila yung first result nila kahit sa mga 2,000 or 3,000 na friends list eh. No? Ganun kasi talaga, no? You have to reach out to many people para makuha mo yung mga sale mo. Okay? Hindi, napaka-swerte mo talaga kapag alam mo yung konti pa lang kakilala mo pero may bibili agad sa'yo. No? Lalo na kapag free traffic ang gamit mo, lalo na kapag free strategy. Ngayon, kung gusto mo talagang mabilisan, no? Gusto mo talagang mabilisan, gusto mo bukas na magkaroon ka agad ng resulta na hindi masyado time consuming, no? Subukan mo pag-aralan ng paid ads, no? Ang pagbayad kay Facebook. Kung gusto mo talagang mabilisan, okay? At mata-target mo talaga. Okay, pero 'yon hindi 'yon get rich quick scheme, kailangan mong pag-aralan 'yon, no? Hindi ko sinasabi na gamitin mo lang 'yon kinabukasan may kita ka na, no? Hindi ganon. Kailangan aralin mo rin, i-test mo din, aralin mo kung sino 'yung mga tamang target, sino 'yung tamang interest. Okay, hindi 'yon lotto, no, na talagang taya ka lang ng taya. Ano ka rin, no? Taya ka lang ng taya tapos kikita ka na bigla ng 1,000,000, no? Hindi ganon, okay? Kailangan mo din pag-aralan. Lahat-lahat from Lazada, okay. So, pag ganun, make sure know your target market talaga. Mike pala pangalan mo, bro. Okay, that's good. Kailangan talaga alam mo yung target market mo. Kailangan alam mo yung target market mo. Katulad, maganda nga mag-focus ka muna sa isang industriya. Eh, no? Ano ba yung pinaka-passionate ka? O, ano ba yung pinaka-gusto mo? No? Ano ba yung pinaka-gusto mong product? Ano ba yung, saan ka ba passionate, no? Yung ganun, tapos doon ka mag-focus talaga doon sa mga taong yun. Okay? Si Apple, coach, ano pwede gumawa ng topic na FB Live everyday? Kapag nagkaroon ng result, Apple, pwede mong gawin topic yun. Kasi yung ginawa ko ngayon, no? Nagkaroon ako ng result, gusto ko na agad i-share sa ibang tao, no? Para at least magamit agad nila sa business. Meron din, kapag may nagtanong sa'yo, katulad may mga tinutulungan ang mga prospect, no? Kapag may nagtanong sa'yo, kesa sa kanya mo lang ipakita, kesa sa kanya mo lang sabihin, i-broadcast mo sa Facebook Live. Kasi usually, no, isang tanong ng isang tao, usually, yun yung tanong ng kalahatan. Usually, ganun eh. Okay, katulad, sir, paano mo ba ginagawa yung, sabi natin, sir, paano ba mag-post sa Facebook? Pwede mo yung FB Live yun. Okay, sir, paano ba yung paglagay ng banner? Pwede mo rin yung FB Live yun. Parang ganun. Yeah, actually, kailangan mo lang talaga maging creative. Okay, kailangan mo lang medyo may pagka-creative talaga. Okay, at resourceful. Kasi may binasa ka libro ngayon, pwede mo pag-aralan 'yon. May kinuwento sa 'yong yung kaibigan mo, ikwento mo 'yon, no, na related sa negosyo. Kailan maging observant ka, maging active ka. 'Yun. Kapag may nag-ask sa'yo ng question, pwede mo i-broadcast through FB Live kasi usually baka nakakatulong 'yan sa ibang tao. Ako po coach, April 9 naka-login, nakatuna po ako, yung isa po totally stranger. Ko lang strategy. Ayos, congrats, Rosemary. Congrats. Okay. Selling ng units ng foreclosed units ng Maybank at online. Okay, so foreclosed units, actually, I'm not familiar, no? I guess, real estate ba yan, bro? Pagdating kasi sa ganyan, no? Actually, wala naman akong background pagdating sa real estate. Real estate ba yun? Foreclosed units? Yun, kailangan alam mo kung sino ba yung tama talaga, no? Sino ba yung tamang prospect para doon, no? Kapag sabi natin kung ako papasok ako sa ano, sabi natin sa real estate, no? Cars po ba 'yan? Sorry, wala akong ano talaga, online marketer kasi talaga ako, hindi pa ako nagbebenta talaga sa labas, no, ng mga ganung ano. Cars. Pagdating sa kotse, 'yun yung kailangan mong ano 'yan eh. Paano ba? Katulad kapag nagbebenta ka, sabi natin, ng mga luxurious car, 'di ba?
Usually, yung target market talaga dyan, mga malaki talaga kumita, syempre. Tsaka, yun talagang alam mo yun na kailangan lagi mong itatap in doon yung anong pakiramdam nila kapag yun yung ginagamit nila. No? Parang ganun eh, yun yung pag-uusapan nyo. Or pwede mong tanungin siya, no? Ano bing reason kung bakit mo tinignan tong coaching to? Kapag pumasok, tapos tumingin doon, no? Ano bing reason kung bakit, ano? Kasi, eh, hindi ko masyado pamilya kung paano eh, no? Okay, so cars, no? Pag ganyan, okay, pag cars, ako usually ganun, pag target market ko ay mga kotse, katulad luxurious cars, no? Usually, yung pag-uusapan ko, anong reason kung bakit ka naging interested dito? Okay, or ano ba yung mararamdaman mo kapag ito yung sinasakyan mo, ito yung ginagamit mo? Papa-imagine ko sa kanya minsan, imagine mo to, umuwi ka, gamit-gamit tong sasakyan na to, anong mararamdaman mo? Anong mararamdaman mo mula sa mga kamag-anak mo? Okay? Ano yung mararamdaman mo mula sa pamilya mo, mula sa ano, makikita ka ba nila na isang successful, isang ipagmamalaki? Parang ganoon, no? Possible na ganoon din, no, kapag cars or depende kasi sa needs ng tao 'yan eh. Okay? Katulad, kung ba't siya bibili ng ano, ng kotse, sabi natin binebenta mo lang yung economy car lang, katulad Vios lang, no? Vios, yung mga ganoon lang, economy car lang. Pwede mo itanong sa kanya, ano bing reason kung bakit mo gusto tong kotseng to, no? Sabihin natin, mas magiging safe ba ikaw? Mas gaganda ba yung pakiramdam mo na hindi mo na kailangan makipagsiksikan sa MRT? Okay, mas komportable ka ba? Mas safe ka ba? Parang ganun, no? Kailangan alamin mo eh by asking questions, no? Tatanungin mo talaga yung prospect. Okay? So yun. So yun guys, ulit, no? I hope nakatulong tong short training na to na shinare ko sa inyo ngayon. It's really possible, no, guys, no? Itong ganitong klaseng commission in one day, anyone can do this talaga, no? Ayan, 11K in one day, no? Anyone can do this talaga. Basta alam mo lang yung tamang strategy talaga. And, ano ka lang, no? Talaga invest in yourself. Be observant. Okay? Be observant sa mga nakalalagyan mo or sa mga kung saan ka pumunta. Saka, syempre, no? Makinig ka din sa mga mentors mo kasi usually possible na magkaroon ka rin ng idea doon at para magkaroon ka rin ng big commissions dyan sa business na ginagawa mo. Okay? Kailangan matap mo yung second sale. Okay? Kailangan matap mo yun. Sayang talaga. No? Katulad yun, kapag recruit ka, network marketer ka, no? Leader ka sa network marketing. No? Ano pa yung pwede mong gawin kung saan nakapag-recruit ka? Ano pa yung pwede mong gawin? Sayang na, bumili na siya eh. No? Ano pa yung pwede mong i-offer dito sa taong ito? Okay, parang possible maging extra income mo yun. Okay? Ngayon, kapag affiliate marketer ka, napabili mo na siya ng e-book mo, 1,000 worth of e-book, or 1,000 peso, kumita ka ng 500. Ano pa yung pwede may offer dito na target din niya? Parang yung ginawa ko nga dati, di ba? May e-book akong binibenta dati kung paano i-grow yung business niya at paano kumausap ng prospect. Once na binili niya yon initial sale, may in-offer ulit ako sa kanya, nagpadala ko rin sa pang-email, baka gusto mo ng coaching program. Okay? Ayun, madalas binibili din nila. Okay? Pero not everyone. Hindi ko sinabi to 100% sure or guaranteed na lahat bibili, no? Pero sayang yung sale talaga, eh, no? Sayang yung una mong effort. Okay? Hindi lahat, pero malaking chance. Okay? Parang nga sa McDo at sa Jollibee tinatanungan ka lagi, upsize po ba? Upsize po ba? Large ba? Go large, mga ganun, no? Sa KFC nga nakakatuwa yung strategy nila, eh. Hindi nila sasabihin, alam, tatanungin katulad gano'n, di ba? Bibili ka ng chicken, saka ng rice, yung value meal nila, di ba? Lagi nilang tanong, large na po ba? Hindi nila sasabihin regular, hindi nila sasabihin medium. Large na po ba? Kaya ikaw, mapapa-oo ka minsan. No? Mapapa-oo ka minsan eh. Kahit hindi mo alam na meron palang regular. Kaya pansinin niyo yung mga tao na bumibili sa KFC. Usually, large talaga yung mga Coke nila. Large yung soft drinks nila. At ito, ang dami nilang upsell. Ang dami upsell sa KFC. Subukan niyo, observa niyo. Ewan ko kung saan man kayo ngayon, no? Saan man kayo ngayon. Subukan niyo lang obserbahan. Ganun yung naobserbahan ko eh. Yung mga nasa harapan ko, yung mga hinihintay na yung order nila. Lahat, halos lahat noon, 80 to 90% chance. 80% to 90% talaga ng mga tao. Large talaga yung Coke nila. So nakumita ng ano, ng extra income na 20 pesos yung company, yung store na yon. 'Di ba? Ako usually pag tinatanong ako, "Sir, large na po ba?" Ay yung ano lang regular lang kasi ako kailangan ko pa mag-effort talaga kasi ayoko naman talaga mag-go large. Eh. Pero
Kung ikaw yung tinatamad ka na makipag-usap, talagang pagod ka lang, gusto mo lang kumain, minsan mapapa-oo ka na eh. Minsan pagpuyat na puyat ka, mapapa-oo ka na lang eh. Di ba? Basta gusto ko na ng pagkain ko. Ganun, mapapa-oo ka na lang talaga. No? So, yun eh. Psychology talaga, guys. No? Psychology talaga. It really works well. Lalo na kapag nagbibuild ka ng business. At dito, yun na nga, second sale. No? Second sale is key. Grabe, nag-break ko sa business ko. Dahil hindi ko kinikita yung ganitong klaseng commission in just one day. Pero dahil nung na-open ako sa idea na second sale, grabe, no? It works really well. At pwede mo rin i-apply sa negosyo mo. So, tatanungin mo na lang sa sarili mo, nagbibuild ka man ng business, no? Meron kang unang initial sale. Ngayon, sa initial sale mo, napabuying mode mo na siya. Ano yung next na pwede mong gawin dito sa taong to? Ano yung next na pwede mong ibigay na solusyon dito sa taong ito? Na magki-cater din sa needs niya. Okay? Ano pa yung pwede mo? Kasi napabili mo na siya. Excited yung taong yan. Sobrang excited yan. Kailangan ma-leverage mo rin yung pagiging excited niya. Okay? Na mapunta doon. At saka, siyempre, siguraduhin mo na yung i-offer mo ay talaga makakatulong. No? Siyempre, medyo may ilang ka talaga kapag hindi nakakatulong. Kasi ito, ang coaching program naman na ino-offer ko, of course, alam kong makakatulong talaga sa kanila yun. No? So, kaya, ayun. No? I'm very grateful talaga na na-open ako dito sa idea of second sale no, sa business. Dati, puro direct lang talaga kasi ginagawa ko. Yun, no? Direct commission lang. Bayad ako yung Facebook ads, 300 pesos, babalik sa akin, 1,000. Ngayon, masaya na ako na ganun. Yung pala, meron pa palang step 2 na pwede kang kumita ng mas malaki. That is the second sale. And I hope magamit mo ng maiga sa business mo. I hope na maging breakthrough din to kapag nagbibuild ka man ng network marketing. Okay? Nagbibuild ka man ng affiliate marketing. Okay, nagde-direct selling ka man, nagbebenta ka ng kung ano-ano, no? Bibenta ka ng mga, ayun, may junk shop ka man, may junk shop ka man. Ano yung pwede mo pa ibigay doon sa taong yun, no? Na pwede pang maging second sale. Okay? Excited na ako makapag-start sa business. Congrats, Goldrich, no? Congrats. Mike, paning payment ng FB Ads. Ang ginagamit ko doon, Mike, is debit card. E-loadable debit card ng RCBC. Yung ginagamit ko. Pwede rin PayPal. Okay? Pwede rin ata Paymaya. Hindi ako sure. No? Hindi ako sure. Pwede ata Paymaya. Ang gagawin mo lang doon sa card na yun, pupunta ka sa bangko, mag-avail ka yun. Alam ko, 100 pesos lang yun. Kailangan na ng ID card mo. Wala namang commitment doon. Wala namang kailangan kang wala namang maintaining balance yon. Basta pupunta ka lang sa bangko, i-deposit mo lang yung gusto mong gastusin, yung magkano lang yung budget mo, i-deposit mo doon sa bank doon sa card account na yon, no? Lalagay nila gagawin ng bangko, lalagay nila yung pera mo doon sa card na yon at yun yung mababasa ni FB. Okay, yun yung mababasa niya. Okay, wala talagang over the counter, no? Talagang ano siya, card. Okay? Talagang card siya. At yun na nga yung nakakatuwa kasi dito, no? Hindi mo naman kailangan na credit card, pwede naman debit card. Okay? Pwedeng Paymaya, alam ko pwedeng Paymaya, pwedeng Union Bank Eon Card, yung mga ginagamit mga freelancer. Okay? So, yun, pwede. Okay? So, yun. Ano pa, may mga questions pa kayo, guys? Si Dan, pag may ina-add ka ba sa group page, not necessary na sa'yo siya mapupunta. Gusto ko na din i-open sa'yo. Salamat po. Pag may in-add ka ba sa group page, not necessary. Okay. Yun, no? Pag may in-add ka sa group page, okay, make sure na talaga sabihin mo sa kanya na ikaw yung balikan niya. Okay? Ikaw yung balikan niya kapag interested siya, ikaw yung puntahan niya, ikaw yung message siya, or pwede mo siyang i-follow up, no? Depende sa'yo. Okay? So, yun. Kasi yung mga nandoon, laging sinasabi namin, no, dun sa mga group page na kontakin mo yung taong nag-invite sa'yo. Okay? Usually, kapag in-invite mo yung taong yun, ikaw yung possible niyang puntahan, no? Naghahang lagi, Eva. Okay. Rosemary, yes. Congrats, Rosemary nga pala. Congrats, baka hindi kita na congrats. Congrats sa commission mo. Congrats sa result mo. Wow, congrats. Dati 4K na friends din sa kako. Yan, katulad yung sabi ni Irene, no, Mike. Sinabi niya, 4K ni friends niya, hindi pa rin siya nagkaroon. Nung 4K pa lang yung friends niya, doon pa rin siya nagkaroon result, no? So, napakaswerte. At siguro, Mike, ang pwede mong gawin talaga, tignan mo na maigi paano mo kinita yung $4 na yun, no? Tignan mo na maigi paano mo kinita yun. Na i-backtrack mo, i-backstep mo or backtrack mo kung ano yung mga ginawa mo ng time na yun. Kasi, ibig sabihin, kapag nagkaroon ka ng result, income result yun sa business na ginawa mo, Lazada, sabi mo, affiliate ka ng Lazada, ibig sabihin, meron ka siguro ginawang tama.
yun yung challenge sa iyo ngayon. Ano yung ginawa mong tama? Yun yung kailangan mong i-review ngayon. Yun yung kailangan mong aralin. At yun na nga yung banda doon, no? Meron ka na mare-review. Kasi sa iba, talagang wala pa silang mare-review dahil hindi pa nagkakaroon ng resulta, no? Pero sa iyo, pwede mong i-review yung $4. Ano kaya yung ginawa mong pagpo-post? Ano yung post na ginawa mo? Yun yung challenge sa iyo ngayon. Kung paano itatrack down yun. Okay? Nakarelate ako. Ako rin, coach, bago ako nagkaroon ng result, 1,500 my friends, kasi ngayon nasa 2K plus. Okay, congrats, Lynn. At least, nagkaroon ka ng result. Ibig sabihin nyo, may tama kang ginawa. Yun din, no? Parang kay Mike din. Kailangan mong aralin ko. Ano kayong ginawa mong tama? No? Ano kaya yun? Tapos yun yung kailangan mong focusan. Kapag nakuha mo na, nag-gets mo na yung tamang ginawa mo, yun na. Okay, doon ka na mag-focus ng activities. Huwag marami, no? Huwag sobrang dami kang ginagawa. Yun lang, kung saan ka nagkaroon ng activity, ng idea na yun, saan nagkaroon ng activity na yun. Ang pwede mong gawin, katulad yan, kapag nagkaroon ka ng sale, pwede mong kontakin yun, yung bumili sa'yo, i-email mo yung taong yun, no? Sabi mo, paano mo nakuha yung link na to? Saan ka pumunta? Okay? Saan ka pumuntang link? Sa paano mo na-click yung product na yun? Possible na gano'n, no? Pwede mong gawin. I-email mo yung taong yun, i-message mo sa Facebook, kontakin mo, kapag nagbibili ka man ng team, mina-recruit ka, no? MLM, mina-recruit ka, tanongin mo yung taong yun, bakit siya nag-join sa'yo? Ano yung nagustuhan niya? Paano mo nakuha yung attention niya? No? Para alam mo na base, alam mo na ni gagawin mo next time sa kanila mag-focus, no? Yun yung pwedeng makaiwas sa inyo na nag-info overload, no? Yun yung pwede makaiwas ng info overload. Ayan. Okay. Kapag ganyan, Mike, talaga hindi mo na matatak yung customer, pwede mong gawin, talagang tignan mo yung mga post mo. Malalaman mo ba kung ano yung item na binenta mo? Kapag nalaman mo kung ano yung item na binenta mo, pwede mong hanapin sa post mo, ano kaya yung pinost ko dito? Okay? Parang gano'n, no? Pinati gano'n, yung item na binenta mo, nakasulat doon sa account mo, ngayon, reviewin mo yung item na yon. Kailan mo pinost itong item na to? Okay? Kinino ko inintroduce tong item na to? Okay? So, parang gano'n. Yun yung pwede mong reviewin. Ngayon, kapag nakita mo na yung post na yon, ganitong klaseng post pa lang kailangan kong gawin. Okay, ito lang pala kailangan kong gawin, no? At least magkakaroon ka ng clarity kasi yung ang dami mong iniisip ano ba yung tamang gawin. At least magkakaroon ka ng focus and clarity kung saan ka na lang magpo-focus, no? Doon sa inyo rin, no, guys. Doon sa mga nanonood dito, ganun din yung pwede mong gawin, no? Kapag nalilito ka, tignan mo na maigi kapag nagkaroon ka ng result before, aralin mo na maigi paano mo nakuha yung resultang yun. At doon ka mag-focus, no? Okay. At yun na talaga, frustrating talaga sa umpisa, pero it's really worth it talaga kapag di ka sumuko. I promise you, no? Kapag nakuha mo yung pangarap mo, magkakaroon ka na ng laptop lifestyle, kung yun man ang pangarap mo, no, na mas hawak mo yung oras mo, I promise you, it's really worth it. Makaka-inspire ka ng maraming tao, ma-inspire mo yung mga taong sumuko dati, mas marami kang matutulungan, kasi it's worth talaga. No? And I hope huwag kang susuko, no, sa mga frustrations mo. Okay, sabi nga, your goal doesn't care about your feelings, no? Walang pakialam yung pangarap mo sa nararamdaman mo. Umiiyak ka dyan, okay, nagre-reklamo ka man, wala siyang pakialam. Okay, yun yung hard truth about business, yung hard truth about dito sa goal getting natin, dito sa income result natin. No? Yung income result mo, wala yung pakialam kung ano nararamdaman mo. Ang pakialam niyan lang kung kukunin mo siya. Kung kukunin mo siya at paghihirapan mo talaga siya. Okay? Kapag ano yung nararamdaman mo, kapag ano, iba talaga sitwasyon mo, no, na aksidente ka man, hiniwalayan ka man ng asawa mo, pinalayas ka man ng asawa mo, okay, wala yung pakialam. Ang pakialam niya lang kung kukunin mo ba yung pangarap mo. Okay? Wala yung pakialam kung nararamdaman mo. Hard truth, kasi business is business, hindi naman tao yung business. Of course, tao yung mga kasama mo, pero yung goal na yon, pangarap mo yon, no? Pangarap mo yon. Of course, kailangan mo makipag-usap sa mga tao para makuha yung pangarap na yon. Pero, walang pakialam yung pangarap mo kapag mahiyain ka. Walang pakialam yung pangarap mo kapag kulang ang pera mo. Walang pakialam yung pangarap mo kapag nalulungkot ka, kapag nasaktan ka, kapag nalugi ka, no? Basta, nandyan yung pangarap mo,
Ang gusto niya lang, kukunin mo ba siya o hindi. Ganun lang yan, no? Hard truth sa business natin. Okay? So yun guys, thank you sa pag-attend ito. I hope talaga na nakatulong na maigi tong short coaching na to. Actually, naka 45 minutes na tayo. Pero I hope no, nakakuha, itong simpleng strategy na to, grabe no, naging breakthrough to sa negosyo ko. Mas tumaas talaga yung income ko, mas tumaas talaga yung naging resulta ko dahil dito. At possible kasi, no, baka yun nami-miss mong sale. Kung bakit, sabi natin hanggang ngayon, nagbe-break even ka pa rin, nalulugi ka pa rin, mas malaki pa rin yung ginagastos mo dahil sa panlilibre mo sa mga prospect mo, sa pamamasahe mo. Baka may pwede kang gawin dito sa first sale mo. Baka pwede mo siyang convert into second sale by offering something na pwede pang makatulong sa taong ito. Okay, parang yung strategy ng McDo, upsize ba, sir? Go large ba? Si Jollibee, go large po ba ang drinks and fries? Si KFC, large na po ba ang drinks? Okay? Baka yun yung pwede. Yun yung pwedeng makatulong sa'yo para dumagdag ang income mo. Makikitain mo yung malaking commission mo sa business mo at possible na malalo ka mapalapit dun sa pangarap na gusto mong makuha. Okay? So yun. Ito, may pahabol na question si Mike. No? Hindi rin po kasi sir, sobrang dami talaga ng mga pinopost ko. Okay lang po ba yung 70 per product in public and friends? Okay. Actually, Mike, hindi ko ginagamit ang tag, no? Kasi naging bad experience ako sa pag-tag. Okay? Lalong nireport ako kay Facebook pagdating sa tag. Pwede na posting, no? Pero pag-tag kasi, siguro din mo yung mga taong tinatag mo, nandun talaga sila. Okay? Kasi dati, nireport ako ni Facebook to the point na parang binan ako ni Facebook. Parang kinulong ako ni Facebook sa Facebook jail. Parang ginanon niya ako, no? Naging bad experience ako doon. Kaya hindi ko ginagamit yung tag. Yung pagpo-post, make sure na wag mo lang siguro din na, wag mo lang spam, no? Kung pwede mong gawin, I believe, Mike, alam mo yung online peso machine, di ba? Yung product na ginawa ko na free product. Pwede mo reviewin yun, no? Kung paano. Mag-build ka muna ng relationship. Something na makakatulong sa kanila. Tapos once na nakuha mo na, marami nagki-click or may mga nagki-click na doon, no? Doon mo pwedeng gawin na i-offer sila sa product. Parang ganong klaseng strategy, no? Karima, what is the best answer sa taong ina-add mo tapos itatanong kung bakit mo siya in-add, sir? Okay, pagdating sa ganyan, usually sinasabi ko lang, gusto ko lang makapag-reach out sa maraming tao or pwedeng sabihin natin, ganitong gawin mo. Tignan mo na maiging, ano, tignan mo maiging profile niya. Tapos sabihin natin, hanap ka ng something interesting, no? Katulad, nakita mo siya sa Robert Kiyosaki Group, no? Tapos ang dami niyang post tungkol kay Robert Kiyosaki. Pwede mo sabihin, ay kasi fan din ako ni Robert Kiyosaki, kaya in-add lang kita dahil possible na magkaparehas tayo ng interest. Yun lang, no? Possible na ganun. Or pwedeng, wala lang, gusto ko lang makapag-reach out pa sa maraming tao. Okay? At mas maganda, actually, ito rin kay Rima, no? Mas maganda kapag, ano, kapag sila mismo nag-a-add sa'yo. No? Magawa mo yung strategy na sila yung mag-a-add sa'yo. Okay? Kaya ikaw yung hinahabol, ikaw yung kailangan nila. Mas maganda kapag ganun. Okay? Ayan, Mike. Nabablock na raw siya. Ayan, Mike. Ganun talaga, no? Pero may mga ethical ways naman kung paano siya gawin, no? Ganun talaga. Of course, yung mga tao na yun, ayun na, hard truth, no? Yung mga tao na yun, syempre, wala naman din yung pakialam sa pangarap mo. Kasi sila, may mga pangarap din sila. Okay? Kaya yun, ang pwede mong gawin talaga, mag-reach out ka dun sa mga tao na possible. Na possible na maging positive pa. Okay, huwag ka mag-focus dun sa mga taong yun, no? Ng mga talagang, ano, yun. Mga ganun. Mga ibang lahi na gaad. Okay, pag ibang lahi, ako, ang fe, sa akin, no? Pag ibang lahi, usually, nag-experience ko dyan, nare-recruit lang nila ako, eh. Okay? Sasabihin, uy, I like what you're doing. Ganun, eh. Would you like to try this one? Usually, ganun nila nililid yan, eh. Ako, sa akin, ha, yung mga inaccommodate ko dating mga ibang lahi, mga foreigner, usually, ganun nangyari sa akin. No? Lagi nila ako nililid sa business for opportunity nila. Ewan kung bakit, no? Mahilig sila mag-recruit ng mga Pinoy. Ewan kung bakit. Siguro kasi malaki ang ano dito, ang potential, no? Malaki ang mahilig ang mga Pinoy sa MLM, mahilig ang Pinoy sa network marketing. Possible na gano'n, no? Kasi pag dito sa business na ginagawa natin, fe, pure Tagalog naman eh, no? Kaya hindi rin sila matutulungan sa totoo lang. Kaya para sa akin, no, it's a waste of time na i-accommodate, no, yung mga ibang lahi pagdating sa business natin. Kasi Philippine market talaga tayo, no? Hindi ko alam kung anong gagawin nila once na napasok sila.
Puro Tagalog yung training, puro Tagalog yung video training, yung mga coaching, yung mga mastermind, puro Tagalog. Kaya, I don't know, no? Hindi ko alam kung ano yung may tutulong sa kanila. Kaya possible na kaya ka ni-recruit dahil gusto ka nilang dalhin dun sa business nila. Okay? Ayun, so yan, thank you guys sa pag-attend and I hope nakatulong na maigi to. Once again, I'm Raymond Tabake. Once again, secret, no? Yung sikreto talaga para possible na makatulong sa kita mo is yung second sale. No? It works really well. Yun yung parang possible na maging goldmine mo, maging breakthrough mo, na makuha mo yung malalo ka mapunta dun sa pangarap mo. Okay, so once again, I'm Raymond Tabake. I hope nakatulong ito na maigi para sa'yo, para lalo ka pang mapunta sa goal mo. Pwede ka rin pumunta sa blog ko, blog.raymondtabake.com, and I hope to see you again in our next coaching. Okay, so yun, have a great day. God bless and bye-bye. Thank you so much, Martin. Thank you, Lynn. Thank you, Faye. Thank you, Mike, sa pagiging active, sa pag-ask ng question. Karima, thank you sa pag-ask ng question. Si Online Marketing Secret, thank you sa pag-share. Irene, thank you for attending. Ayan, si Coach Mau, nandito rin. Balato daw. Sige, bro. Si Kaysin, thank you rin. Thank you sa pag-aren. Si Rolando, good afternoon. Thank you. Hector, congrats, Hector, for upgrading. Congrats, congrats, no? Ayan, ayan, ayan. Si Goldridge, congrats. Hope to welcome you in the team soon. I'm excited din na mapasok ka dito sa team, no? Ayan, si Odea. Four, okay, five, umabot ng... Paano nangyari yun? Hala, bakit ganun? Coach, paano po may FB page na sinasabi na booster post? Ibig sabihin ng boost post, maraming ipapakita sa maraming tao, okay? So, yan. Okay, si Dan, si Eva, si Apple... Yan. Si Antonio, thank you Antonio, Rosemary, Hannah, thank you, si Mac, thank you then guys. So, bye-bye, next time ulit.